Magsitayo po lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilo lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pambutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Pilihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaya ay ang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Pilihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaya ay ang lira. Ipaninyo ang trumpeta, ipanang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat, tangalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talaga mapangatawa ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, gumawa sina Moises at Aaron ng maraming kababalaghan. Ngunit hindi rin pumayag ang paraon na umalis ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10th araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o biserong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14th na buwan at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga amba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakanin ng hilaw o nilaga ang kordero. Litsunin ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, sunugin pagka umaga. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng diyos-diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon.
Ang araw na ito ay ipinagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ulitin po natin. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas, tugon. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Masakit sa kalooban ng puon kong papanaw. Kahit ito ay iisa, labis yang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligta, kinalinga at tinubos. Tugon. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo binitiwan. Tugon. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 purin ang Diyos, alleluia, purin ang Diyos, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niya mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayunmay, hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nakapagpahinga po ba? Okay lang. Pag sinabing okay lang, parang hindi pa rin talaga, no?
Pero tandaan natin ang kahalagahan ng pahinga ng isip at katawan. Pag umihina ang isip at katawan, umihina ang espiritual. Pero kung magiging malakas ang espiritual natin, magiging malakas din ang ating isip at physical o yung ating pangangatawan. Kapag may sapat na pahinga, nagkakaroon din tayo ng tamang disposisyon, tamang pag-iisip. At kapag tama ang ating mga sinasabi, ang ating pong mga kinikilos, nababawasan ang toxic sa ating pong mga pangangatawan. Kapag nawalan naman ng toxic ang ating katawan, hindi ka magiging toxic para sa iba. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang toxic. Hindi nyo masabi, no? Ano ba pag sinabing toxic? Di ba yung parang dapat okay naman eh, kaya lang, di ba? Yung toxic, lason eh. Di ba? Nakakasira ng katawan, nakakasira ng relasyon. Toxic. Ayaw natin ng mga taong toxic. Yung bang wala nang ibang ginawa kundi mamuna ng mamuna, wala nang ibang ginawa kundi ang tingnan kung may kamalian ginagawa ang iba pero ang sarili hindi nakikitang may mali na. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, may mali na sa'yo. Kapag ganito na yung ating nagiging pagkilos, katulad nitong mga Pariseo sa ating Ebanghelyo ngayon, no, na sila naman po talaga yung dapat nagpapatupad at nagpapaalala sa mga tao ng tungkol sa mga utos ng Diyos. Tandaan natin ang utos, ang ikatlong utos ng Diyos na ibinigay sa tao ay ang ipangilin mo ang araw ng pamamahinga. Sagrado yun, no? Sagradong araw na ibinigay ng Diyos para tayo po ay mamahinga. Dahil ka pa nagpapahinga, doon nagkakaroon ng pagkakataon na ikaw naman at ang Diyos. Yung relasyon mo naman sa Diyos ang kailangan natin makita. Kung mula Lunes hanggang Sabado, nagtrabaho ka, kaya ibinigay ng Diyos itong regalong ito, biyayang ito ng pahinga. Itin ko, kapag wala tayong pahinga, mapupuno tayo ng toxic lason. Nakakasira. Hindi lang sa sarili, maging sa ibang tao. Kaya sabi po dito, di ba bawal yan? Bawal yan sa araw ng pamamahinga. Nakalimutan na, nasa dami ng ipinagbabawal nila, nakalimutan naman yung ugnayan, higit na mas mahalaga, yung magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Eh kung puro bawal, 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 kung halimbawa kayo laging sasabihan, bawal yan, bawal yan, magsisimba pa ba kayo dito? Papasok pa ba kayo dito? Lalapit pa ba kayo sa taong lagi nilang kapag kausap mo, bawal yan, bawal yan, bawal yan, parang hindi na tayo nagiging malaya. Eh binigay ang utos sa tao para mas maging malaya. Hindi para ikulong, kundi para mas maging malaya. Kasi pag malaya ang isang tao, magawa niya ang nararapat, lalo tigit ang nais ng Diyos sa ipagawa sa kanila, nagkakaroon tayo ng kaligayahan, kapayapaan, o kapanatagan ng isip. Tingnan din natin, no? Baka lagi na para tayong namumulis na tinatawag, no? Huli tayo ng huli, naghahanap tayo ng mahuhuli, naghahanap tayo ng masisiraan. Hindi na healthy para sa iyo yan. Hindi rin healthy para sa atin yan. Pinapaluwanag ni Jesus ito, no? Sana, no? Pag nandito tayo, kasama natin si Kristo, talagang makinig tayo ng mabuti.
matuto tayo ng mabuti sa kanyang mga ibinibigay na mga aral. Para na sa ganun mawala, no? O kung hindi man unti-unti, mas maging maaliwalas ang atin pong pamumuhay sa araw-araw. Amen? Manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo at sambahin natin ang Amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi ang mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo, naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa, at hindi maggamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aakinin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumao naway mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Dilugdin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, mga agar ang paggaling ng mga may sakit, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po lahat. Alin namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palag mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. At sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Humayo na't ipaya kanyang pagkalinga habang sa buhay pag-ibig at katarungan tanda ng kanyang kaharian sa panahong tigang ang lupa sa panahong ang anisagana sa panahon ng digmaan at kaguluhan sa panahon ng kapayapaan umayon at ipahayag kanyang pagkalinga at labag sa buhay pag-ibig at katarungan tanda ng kanyang kaharian.